Nilikha niya ang langit at lupa. Nilikha niya ang araw at buwan. Nilikha niya ang mga isla't ibon, mga gubat at karagatan. Ay siyang banal at dakila, ngunitin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng likha niya'y mabuti, inagyaman niya ng lubusan. Hihinin niyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanim na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatagpa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamaktuwid. At isuot ang pangyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang panangga at pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama.
Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako ay pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako ay sinugo at ngayon ay natatanikalaan. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan. Siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan. Siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan. Siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan. Nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan. Siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpa ay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan. Siya ang aking sanggalang. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa hari natin na ngayon ay dumarating, kapayapaan ay kamtin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang Pariseo. Sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka dito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. Sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa,
sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiyo. Ngunit ayaw mo, kaya't lubos kong pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa pagpapatuloy ni Jesus, nagampanin ang kanyang misyon. Lagi siyang nakakaharap ng mga pagsubok. Lagi siyang pinadadalan ng mga hadlang. Ito'y isang katotohanang espiritual na huwag natin pong kalilimutan. Minsan nakala natin kapag tayo'y deboto, kapag tayo'y matibay sa pananampalataya at gumagawa ng mabuti, ay magiging okay na ang lahat. Kaya minsan may mga taong gumuguho kapag napapatanong sa Diyos, mabait naman ako, bakit ako nagkakasakit? Maayos naman ako sa pagdarasal at pagsisimba, bakit ako ang may utang? Ako ang nalulugi. Nagsasabi naman ako ng totoo, bakit ako ang hindi maubus-ubusan ng problema at hanggang ngayon naghihirap? Mga kapatid, bahagi ng ating pagsunod kay Jesus sa Sareno ang pagharap sa mga pagsubok at pagpasa ng krus. Kaya nga narinig nyo sa Ebanghelyo, habang ginagampanan ni Jesus na Sareno ang kanyang misyon, nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo, tumatanggap siya ng mga pagbabanta. Binantaan siya, ipapapatay ka ni Herodes. At alam natin yan, pag nagpapagaling siya, nandyan yung mga Pariseo, nandyan yung mga eskriba, nandyan yung mga Sanhedrin na lagi siyang tinutulugsa. Ayaw siyang tantanan. Pero napansin niyo po, hindi natinag si Jesus Nazareno. Hindi siya nagtampo sa Ama at sinabi niyang, ginagawa ko na nga ang kalooban ninyo. Madami pa akong kontrabida. Gumagawa na nga ako ng tama. Hindi pa ako maubusan ng problema. Hindi po. Kasama yan. Pero bakit buo ang loob ni Jesus Nazareno? Bakit hindi siya umaatras? Sapagkat alam niya, kung may mga ganito mang mga kaaway, hindi ito ang tatalo sa kanya. Sapagkat katulad din nga ng sinabi ni San Pablo sa mga taga-Efeso sa unang pagbasa, ang tunay na pagtutunggali ay espiritual. Ang tunay na kalaban natin, mga kapatid, ay ang kadiliman at kasamaan. Hindi lang ang kahirapan ng mundo, hindi lang ang mga pagsubok sa katawan. Kaya nga, natatandaan nyo sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, sabi ni Jesus Nazareno, huwag kayong matakot sa papatay ng katawan. Mas matakot kayo sa papatay ng kaluluwa. Minsan takot tayo sa mga sakit.
sa virus, sa mga bakterya. Pero hanggang katawan lang ang kaya niyang sirain. Mas matakot tayo sa kasalanan, sapagkat ang kasalanan, kaluluwa at kaligtasan natin ang sisirain at lilipulin. Aanin mo ang malakas na katawan, sinisira na ng kasalanan at kasamaan ang ating kalooban at kaluluwa. Mga kapatid, ito ang napakagandang paalala ni Jesus sa Sereno. Ang tunay na deboto, hindi lang yung katawan ang pinangangalagaan, higit sa lahat ang ating kaluluwa. Kaya nga sa unang pagbasa, may inalok si San Pablo para na raw itong digmaan, labanang espiritual. Kaya nga raw dapat mayroon tayong mga sandata. Kaya nga ang unang pagkabilin-bilin ni San Pablo, balutin kayo ng kaloob ng Diyos. Ang ginamit niyang larawan ay yung mga sundalo ng unang panahon. Ano raw, bibigyan ko lang kayo ng tatlong sinabi ni San Pablo na mainam na sandata laban sa kasamaan at kadiliman. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Sinturon daw ang katotohanan. Yan daw ang magpapatibay sa atin. Bigkis ng katotohanan. Pag daw tayo nasa kasinungalingan, talagang mahirap lumaban sa kasamaan. Aanin mo ang maging deboto, ang mamanata at mamasan kung wala ka naman sa panig ng katotohanan. Aanin natin yung napakahabang mga dasal. Paglabas natin mamaya, ang lumalabas sa bibig natin, hindi katotohanan. Pag dumating na ang tukso, babagsak talaga tayo. Talo ka agad tayo. Knock out agad tayo. Kaya sikapin natin. Kaya nga sabi ni Jesus sa Sereno, ako ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Sa mga naririnig natin sa balita, alam natin, marami dyan. Akala ba natin, makapangyarihan, matapang? Sa totoo lang, mga kapatid, pagdating ng gabi, hindi na mapagkatulog ang iba. Kasi alam nila, hindi sila nagsasabi ng totoo. Aanin natin yun. Marami kang pera, may kapangyarihan ka, may pangalan ka, pero sa kalooban mo, alam mo, nagsisinungaling ka at wala ka sa panig ng katotohanan. Kaya nga, sabi din ni Jesus sa Sereno, ni San Pablo, itakip sa dibdib ang balutin ng pagkamatuwid. Yung mga sundalo noong unang panahon may takip sa dibdib para hindi masibat o masaksak. Tayo daw, para hindi tayo mabugbog ng kasamaan, ang pambalot sa dibdib natin, pagiging matuwid. Matuwid. Ano raw ang kabaliktaran ng matuwid? Palikuliko. Di ba pag sinabi mo yung buhay mo, palikuliko. Kaya nga yung biro sa iba, nangangaliwa ka. Pag hindi raw matuwid, pag dumating na ang pagsubok, babayuhin tayo. At talagang matatalo tayo. At sa huli, sabi ni San Pablo, ang gawin niyong sandata ay gamitin ang Espiritu Santo na siyang magiging inyong sandata. Kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu Santo. Ang tabak. At ano raw yung tabak? Ang Espiritu Santo, ang salita ng Diyos. Ito raw magiging panlaban natin. Ang salita ng Diyos, hindi ang salita ng tao. Akala natin minsan ang salita ng tao makakapagpalusot sa atin.
Pero hindi po. Darating ang panahon, haharap tayo kay Jesus sa sareno. Lalabas lahat ang mga salita natin. Katotohanan ba o hindi? Matuwid ba o hindi? Tama ba o hindi? Huwag nawa na ang lumabas ng mga salita sa atin pag-arap natin kay Jesus sa sareno, dahil ito yung mga lumabas sa ating bibig dito sa lupa, pagmumura, pagkabastos, pag-aalimura, pangaapi, pandaraya. Huwag po mga kapatid, ang tunay na deboto, salita ng Diyos, ang nagiging tanglaw natin. Salita ng Diyos ang naggagabay sa atin. Huwag tayong padala sa demonyo, sa pamamaraan ng demonyo. Nakakahalina minsan ang kasinungalingan. Nakakahalina minsan ang salita ng mundo. Kaya minsan napapapalakpak pa tayo. Minsan minamaliit na lang natin ang salita. Kasabihin lang natin, biro lang naman yan. Bukong bibig lang naman yan. Hindi naman siguro ganoon yan masyado. Diyan nagtatagumpay ang demonyo. Pag minamaliit natin ang mga salita, lalo na pag naisasantabi na ang salita ng Diyos, salita na ng tao ang nagpapatakbo ng buhay natin. Kaya't sabi nga ni Jesus sa sareno, gusto ko kayong sagipin. Gusto ko kayong iligtas gaya ng isang inahin na nais ililim ang kanyang mga sisiw pag umaatake na ang masama. Pero napaiyak nga si Jesus sa sareno dahil gusto man niya tayong iligtas, tayo yung ayaw magpalilim sa Kanya. Tayo yung ayaw pumanig sa katotohanan. Tayo yung ayaw pumili sa katwiran. Tayo yung ayaw makinig sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa misang ito, sa pagdulog natin kay Jesus sa sareno, nais niya tayong iligtas. Nais niya tayong protektahan. Nais niya tayong bigyan ng lakas. Hayaan natin ang kanyang katotohanan, ang kanyang katwiran, ang kanyang salita, ang maging lakas at sandata natin. At araw-araw, sa pagharap natin sa mga tukso at pagsubok, ipagdasal natin, huwag kadiliman at kasamaan. Huwag pagmumura at kabastusan. Huwag kasinungalingan at pangungutya. Bagkus ang awa, ang kabutihan at pag-ibig ni Jesus sa sareno ang manahan sa ating puso, ang maging sandata ng ating buhay. Upang sa ganon, maging bahagi tayo ng tagumpay at pagpapala ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, mulat sa ating misyon na maging propeta ng mahabaging pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Ama na gawin tayong tapat at matapang sa pagsasagawa ng ating mga tungkulin. Ang ating tugon, makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway maging tapat sa kanyang pagiging propeta na ituro sa mga tao sa ating panahon
ang mga tamang bagay na pinahahalagahan ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga naghahangad at nagpapagal para sa isang magandang bukas, naway hindi panghinaan ng loob o maghinanakit dahil sa mga pagtuligsa at paglaban sa kanila, bagkus palakasin sila ng pag-ibig para patuloy na sumulong, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. At inawang tanggapin ng bukas sa loob ang salita ng Diyos, gaano man ito kahirap o magbibigay lamang ng agam-agam para sa atin, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway hindi mapagod sa kanilang pagbibigay kalinga na mayroong personal na atensyon at paggalang, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Yaong mga yumao, naway gawing malinis ng mapagpagaling na biyaya ng Diyos, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Panginoon Diyos na buhay si Jesus tulad ng kanyang ipinangaral, ibigay mo sa amin ang banal na Espiritu upang makasunod kami sa kanya ng walang pag-atubili patungo sa kanyang kaharian kung saan siya ay Panginoon magpakailanman. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa'yo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
O sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Basta ito ng katawan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating panglaban sa kasamaan, ang ating tagumpay sa buhay. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng dali, kumain, uminom tayo ng kain ni Jesucristo. Jesus, tinapay mula sa langit, iyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain nagbibigay buhay, kunin at pagsaluha. Kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali, kumain, uminom kayo ng kain ni Jesucristo. Jesus ang kopa ng kaligtasan, dugong binuhos halang satanan. Tanda ng pakikipagtipan sa banal kanyang hinirang. Kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali, kumain, uminom kayo ng kain ni Jesucristo. Jesucristo. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong piga ng Iloilo kasama ang ating kadebotong na si Father Robert Arevalo, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Paris Finance Office o tumawag sa mobile number
0927-8195-959. Para sa iba pang impormasyon, ito po ay limited slots only. Inihahandog ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno booklet. Ito po ay naglalaman ng nobena at mga booklet. Ito po ay naglalaman ng nobena at mga dasal sa Padre sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating Paris Finance Office at nagkakahalaga ng 20 pesos. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, at iba pang pang-ayuda. Tayo po ay tumutulong ngayon sa mga nasalanta nitong nakalipas na bagyo at baha, at agad tayong nag-abot sa kanila ng ayuda sapagkat ang devotion natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang tunay na kalaban sa buhay ay kadiliman at kasamaan. Ang ating sandata ay ang katotohanan, katuwiran, at kabutihan ni Jesus Nazareno. Siya ang ating tagumpay. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kabutihan at katwiran ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, di narangal kanani. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati anahin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal panahin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati anahin.